Just watch, like, and subscribe. Yo, what is up mga karealidad? Welcome to my YouTube channel. This is me once again, J.Chris, at ito ang karealidad. And for today's video, so wala tayong upload nakarang araw kasi busy ako. Nagpapaayos kasi kami ng bubong ng bahay namin kasi talagang sirang-sira na yung bubong namin. Natulog pagka naulan. So at the same time, at this time pala, nasa ospital ako. And nasa operating system yung misis ko ngayon. Nagpapa-opera siya ng ovarian cyst niya. So, naisipan ko mag-vlog. And sa video na to, pag-usapan natin tayo mga katatayan kung ano ba yung mga limang bagay na dapat nating iwasan kapag tatay na tayo. So, itong video na to, kung gusto mong panoorin mo. Pero kung hindi naman, ayaw mo na pangaralan kita. So, hindi rin sana nagmamalinis ako. Ito based on my experience lang na ito palang mga bagay na to dapat talaga dapat ko nang iwasan. So, number one sa aking listahan bisyo. Ayan. So, pagtatay na tayo, iwasan na natin yung bisyo. Ayan. Siyempre, ano-ano ba yung mga bisyo? Andiyan yung pagsusugal, alak, sigarilyo, etc. Basta matatawag mo yung bisyo pag lagi mong ginagawa. Ayan. So, sigarilyo, hindi naman ako nagsisigarilyo. Nung kabataan ko, patikim-tikim lang. Pero never yung araw-araw. Hindi. Yung mayat maya. Never akong nanigarilyo. So, naging awareness na rin yun sa akin kasi yung late father ko is namatay because of cigarette. Kasi binatilyo pa lang daw siya. Nagsisigarilyo na siya. So, nung araw daw kasi sa kanila walang libangan yung mga kabataan. Kaya natuto siyang manigarilyo. So, yun yung reason kung bakit maaga siyang umuwi sa langit. Kasi, yun nga, maaga rin siyang natutong magsigarilyo, magbisyo. So, sa mga tatay dyan, hindi ako naniniwala na hindi nyo kayang tanggalin niya. Kasi, it's in your mind. Sinasabi nyo lang na hindi nyo kaya. Itanim nyo sa isip nyo na kaya nyo. Sigurado, matatanggal nyo yan. So, iwasan natin yung bisyo, yan, alak. So, ano pa ba? Sugal, yan. Pag sugal, kasama rin yan sa bisyo. Kasi, syempre, pag araw-araw mong ginawa yan, susugal ka araw-araw, bisyo yan, syempre. So, iwasan natin yan. Hindi maganda. And, yun yan. Number 2 naman sa aking listahan, iwasan na natin yung pambababae. Alright. So, ako talaga, aminado naman ako, babayero din ako dati. Pero, napagtagumpayan ko na yan. So, naiwas na tayo about that. And, napakahirap na pumapasok ka sa isang relasyon na wala namang label. Yun. Gumagalan. May label eh. So, hindi maganda na nababae pa tayo pag may mga pamilya na tayo. So, hindi naman sa nagmamalinis nga ako. So, dati ko rin yung gawain. Babae. Iba-iba ng babae. So, hindi mo ikakagandang lalaki yun. Na marami kang babae. So, dati ang mindset ko is so wag naman sana akong mabash dito sa video, pero yun na totoo, dapat talaga iwasan na natin yan. Hindi maganda sa paningin ng Diyos, sa paningin ng ibang tao.
di maganda na kapag tatay ka na, nang bababae ka pa. So, maging magandang halimbawa tayo sa mga kabataan. Hindi mo ikakagwapo talaga yan na marami kang babae. Sa ganyang paraan na ginagawa mo, marami kang taong nasasaktan. So, unang-una na dyan, yung babae mo. Bakit? Kasi niloloko mo lang siya. Diba? Pupunta ka sa kanya, pero saan ka uuwi? Sa original pa rin. Diba? Pangalawa ng niloloko, ang unang-unang niloloko mo dyan is misis mo. Pangalawa, yung babae mo. Diba? So, pangit. Pangit tingnan. Tsaka, alam mo nung, alam niya nung nababae ako. Talagang, ano, ako, hindi ako mapakali minsan. And, panay ang alis ko. Pag nagsiselfon ako, tatago pa ako. Dati may cellphone akong ano, yung pan-text, pan-tawag lang. Lagay ko yung sa loob ng motor ko para makapuslit ako kay misis. Pero wala na yun. Napagtagumpayan na natin yun. Kaya para sa ating mga tatay, kung tutuusin niya, ano eh, papasok rin siya sa bisyo, pero inihiwalay ko na. Kasi isa rin yan na dapat nating iwasan. So, number 3 sa aking listahan is pagbarkada. Ayan. So, hindi naman masamang bumarkada. Kaya lang, pag araw-araw magkakasama kayo ng barkada mo, unang-una dyan, mawawalan ka ng time sa pamilya mo. Sa mga anak mo, especially, mawawalan ka ng time dyan. Hindi mo sila mamomonitor. And, syempre, pag lagi kang bumabarkada, nandiyan na yung papasok na kung ano yung ginagawa ng barkada mo, magagawa mo. So, ako talaga, ako minsan bumabarkada pa rin ako, pero pinipili ko na yung mga sinasamahan ko, syempre. So kapag tatay na tayo, dapat piliin natin yung sasamahan natin. Kasi kung sino yung kasama mo, iyon yung nagiging ikaw eh. Oo. So yan, iyon yung nagiging ikaw. So, na-adapt mo kung ano yung ginagawa ng barkada mo. Kaya, pipiliin mo rin ang pagbabarkadaan. And at the same time, bawasan na ang pagbarkada. So, hindi naman masamang bumarkada. Siguro, mga talagang mga close friends mo, at least bigyan mo ng kahit once in a month. Hindi naman yung tipong linggo-linggo, araw-araw. Wala ka nang magiging oras para sa pamilya mo. Asawa mo, sa mga anak mo. Diba? Kaya, iwasan natin ang pagbarkada, pagtatay na tayo. So, number 4 sa aking listahan is, number 4 sa aking listahan is, iwasan natin na magsalita ng hindi maganda. So, iwasan na natin yung pagsasalita ng hindi maganda. Lalo na, pag galit tayo, kailangan maging mahinarang tayo lagi, especially pag kaharap natin yung mga anak natin. So, lalo na pag kami mga maliliit pa tayong anak. So, ang mga bata, madaling maka-adapt yan. So, kung ano yung sinasabi mo, iisipin niya, tama. Kasi galing sa'yo. Kasi tayo, dapat maging magandang halimbawa tayo sa ating mga anak. So, ano yung lumalabas sa bibig natin, dapat babantayan natin. So, para hindi na-adapt ng mga anak natin. Kasi napakatalino ng mga bata ngayon. Madali nilang ma-adapt yung mga sinasabi ng naririnig nila. Kaya huwag kayong paka
kampante na magsasalita na lang kayo basta-basta lang kung ano. So ako nga, nagagalit pa ako pag may mga batang lumalampas sa amin. Talaga sinisigaw ko yung mga bata, "Hoy! Okay dito magmura." Napagalitan ko yung mga bata. "Pag lalampas kayo ako dito sa bahay na, huwag kayo magmumura." Naririnig ng mga anak ko kasi ako hindi ako nagmumuray ka. Kaya yun. Dapat bantay natin yung mga sa pananalita natin. So, maging mabuting halimbawa tayo dahil na sa ating mga anak. So, kapag tatay ka na, dapat mahinahang laging magsalita. So, yun yung number 4 ko. And lastly, so, panlima sa aking listahan is iwasan na nating maging maggastos. Ayan. So, nagpapayo na naman ako nito. Iwasan maging maggastos. Kasi, pag may pera ako, minsan nabili rin. Nabili rin ako nung gusto ko. Pero, ano naman, ginagawa ko is pag talagang may konting sobra. So, iwasan natin maging magastos. So, paano pa tayo magiging magastos? Kasi, ako nung kabataan ko, pag may pera talaga ako, mga branded shirts, branded na pantalon, yung mga binibili ko. Pero, nung na-realize ko na hindi naman pala dun sa branded na yan. Nung na-realize ko is nung, yun, syempre, nung nagkaanak na ako. So, hindi pala dapat na kailangan pa ng mga branded shirts na yung mga branded na logo. Pag tatay ka na, dapat iwasan mo na ang gumastos. So, ako nga eh, yung brief ko is 40 pesos, 35 bucks, yung gano'ng mga tiyanggila. Yung mga damit ko dati eh, mamahalin, minsan 600, 700. Pero ngayon, mamurahin na lang, 350, ayan. Nahati na halos sa kalahati. Hindi na ako bumibili ng mga branded. So, iwasan ko na gumastos. So, iwasan natin gumastos. Dapat, kapag tatay na tayo, matuto rin tayong mag-impok para sa panahon na kailangan natin ng pera, meron tayong mahuhugot. So, ayan niya, kapag sinuksok, may madudukot. So, yun lang sa aking listahan. So, sana may napulot kayong aral na pwede nyong tawag dito. May napulot kayong aral na pwede nyong i-apply sa inyong sariling buhay. So, bilang tatay, iwasan na natin yung mga ganyang bagay. And yun lang, salamat sa pakikinig ng aking video. At ako po ulit, ito ang inyong Daddy J. Chris na nagiiwan ng katagang ang mabuting tatay laging maagang umuwi ng bahay. So, salamat sa panonood ng aking video and pag-suporta nyo. And God bless us all sa ating mga katatayan. Bye-bye!